Ayon kay Senator Robin Padilla, wala nang mas gaganda pa kung kukunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidential adviser sa law enforcement at foreign relations. Dahil ayon sa senador, sa pamumuno ni Pangulong Duterte, ni isang bansa ay walang nakapag-control at nakapagdikta sa Pilipinas. Hiling ni Senator Robin na sana ang panukalang ito ay aprubahan ni President Bongbong Marcos. Kung siya po ay kukunin natin na adviser ng Pangulo sa law enforcement at sa foreign relations, eh wala na pong gaganda pa. Dahil wala po, natatandaan po natin, at ito naman po ay walang bias, hindi po dahil ako ay PDP laban, hindi po dahil ako ay tagasunod ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero sa panahon niya po, alam natin lahat, batid natin lahat ang kagandahan ng law enforcement at ng foreign relations. Noong panahon na yun, eh wala pong nakakadikta sa atin kahit na sino. Eh siguro po mga sir, yun po yung aking mga naging motibasyon bakit ko po naisip na ipanukala po ito. Yung bibigyan po ng opisina. Kasi tunay naman po ano, na yung ating mga naging dating pangulo, tuloy-tuloy naman po talaga ang pagseservisyo niya. Mm-hmm. Ang kailangan lamang po talaga, meron po talaga silang title. Kaya kailangan po talaga nating maging presidential adviser, at dapat inshallah, God willing, tanggapin po nung nakaupong presidente na ito yung pinakamagaling na adviser mo. Wala nang iba. Experience is the best teacher. Ika nga po. Kung ang dating pangulo naman ang tatanungin, sinabi nito na nakahanda siyang maglingkod muli sa bayan. Quote, "Retired na ako, but if called upon by the demands of the time, I would gladly lay down my life for my country. Mahal ko talaga ang Pilipinas at handa akong magpakamatay sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng Pilipinas." End quote. Sa kasalukuyan, nanawagan si PRRD sa administrasyon na kinakailangan na nilang magbitiw ng strong statement upang labanan ng droga. Narito at panoorin. Well, kailangan na ng konting sa a concrete statement, a very strong statement coming from the executive na he will protect you when you do it right and he will crush you if you do it wrong. Dalawa lang naman yan mga dre, tama o mali, mamili kayo. Doon kayo sa mali, disgrasya kayo. Dito sa tama, maligaya tayo lahat. Ako po hindi na presidente, pero ganun pa man. Nag-warning ako sa inyo. Ayan mga ka-viral, ano ang masasabi ninyo patungkol dito? Mag-iwan ng comment, like at subscribe sa ating channel. Ito ay ang Viral Pinas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.